Okay, magandang araw muli mga katek, mga ka-DIY and netizens. Yan. So, great day to all of us. At nawa habang kayo ay nanonood ng aking video, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At para sa ating vlog ngayon, ang ating gagawin ngayon ay... Nakakita niyo ba ito? Yan. Ito ay ating gagawin ngayon. So... wall pan. So ito ay ito nga pala ay bigay sa akin ng na aking pinsan. So shout out kay Tata, kay Maricel at kay Brian. So, salamat sa pagbibigay kay electric pan na sira. Ayan. Pero alam pa naman na alam niyo na kung bakit niyo bigay sa akin to dahil alam niyo na magagawa natin ano. So at sakto lang kasi plano din namin ito yung bumili ng wall pan kasi nga yung aming stand pan ay naabot ng aming anak kaya nasisira yung ano yung LC natutumba kaya plano namin talaga bumili ng stand pan so yun nga so sakto naman itong dumating ay binigay sa akin ng ano ng pinsan ko so ang problema ay hindi siya umiikot so ngayon, gusto niyo yan? Gusto niyo ba nun? Parang lagang mais? Okay. So, yun nga, ito yung problema, no? Hindi siya umiikot. At, sa natin i-fix or i-repair kung anong problema nito. So, okay, tara. Atin nang tignan at i-test kung ano yung sira at possible na cause kung bakit hindi siya maandar o umiikot. Okay. Ating i-test yung wall pan. So, saksak. Same siya, no? Power yung ating extension, then ating on. Ayan. So, wala siya. So, naka 1 siya. Ating number 2, wala din. 3, wala din. 0, of course, wala. Pero, isa sa napansin ko, siya ay naka number 1, 2, and 3. Meron siyang parang ugong. No? Sounds na parang gusto niyo umandar. Or meron siyang vibration dito sa motor side niya. So, merong power na napasok sa motor niya pero hindi siya katakbo. Hindi siya umiikot kasi parang yun. Nag-ano lang siya, nag-vibrate lang siya. So, ating i-try ikot yung LC kung ikot siya. Okay, number 1. So, hindi pa siya umiikot. Okay, so wala talagang power, no. Wala talaga siyang power, no. Hindi siya na umiikot. So, ngayon ating i-check, bubuksan yung loob nito para makatanggal kung ano yung sira. Although meron siyang vibration ng sibuyan, meron siyang kuryente na napasok sa motor. So, yun nga lang ang ating check kung ano yung reason kung bakit siya nagtutuloy na umikot. Although meron siyang vibration. Okay, ating hugot ng saksakan for safety. Ating kalasin na itong electric pan.
So yun nga pala, no? Kung napanood niyo yung aking video, ito. And ito yung problema nito ay ano, wala kang maririnig na vibration. So no power at all na pumapasok doon sa motor. Pero ito, mayroon siyang konting vibration na parang may siyang konting ugong. So ating masisense, no, na mayroong power na napasok sa motor niya, pero parang yung supply ay kulang. Sige, tingin dito lang yung pagbubukas ng ating electric fan. Oh. Sa unang bukas, ito yung ating nakita. Ito yung aking nakita, oh. So, makita niyo yung capacitor. Sira. Lumobo at nabiyak. Yan. So, kaya masabi natin na may power siya na napasok sa motor. Maybe half, no? Kasi nga, itong capacitor ay nakuha niya yung kalahat ng linya, eh. At nakabit siya dun sa half ng line. Kaya, eh, since ito ay sira, kaya hindi siya nagpapatuloy na mag-flow yung kanyang voltage doon sa motor. So, one of the reason kung bakit hindi umikot ng electric fan ay ang capacitor. So, ito ay may malaking meron itong malaking role na ginagampanan para mapaikot ang motor ng electric fan. So, pag ito ay sira, hindi siya iikot. At yung nga sabi ko na siya ay ugong lang o meron lang siyang vibration, pero hindi siya magtutuloy na umikot. So, ating papalitan itong capacitor na ito. Anyway, ang value niya, yan, 1.5 microfarad, 450 volts. Okay. Hanap tayo ng piyesa na ating maipapalit dito sa capacitor. So, yun guys, meron tayong nakita, capacitor. Sa aking mga slot. Ayan, ayan po ang kanyang body. So, ito yung ating ipapalit dito sa capacitor. Guys, atin ang palitan itong capacitor na ito. Parang naano guys, oh, parang na-repair na rin siya, oh. Meron ng connection dito. So, sabihin meron ng gumawa na ito at nag-tap siya dito sa isang ano ng capacitor. Okay, at yung muna tanggalin to. Ayan guys, oh. So, lobong-lobo na siya. Ayan guys, temporary. Nilagyan ko muna siya ng tape para matest lang natin kung iikot siya o hindi. Ano? Then, hindi ko muna kinabit itong parang red line na to. Hindi ko alam kung saan pa to pupunta. So, atin mo lang itest kung iikot siya gamit itong ating spare na capacitor. Ating saksak.
Hey guys, hindi siya umikot. So, sabihin, may kinalaman itong word na ito. Yan. Kung ano at para saan to, ating iti-check kung bakit ito nilagay ng gumawa dito. So, ating check. Ito guys. So, itong red ay nakalagay sa common niya, sa kulay blue. At yung itong kulay blue na to connected siya sa gray na wire na pumunta directly doon sa motor, no? At sa tingin ko guys, ito ay papunta doon sa fuse. At kung bakit hindi siya umiikot at kung bakit kinabit itong wire na ito, eh baka hindi niya mabuksan o parang gumawa siya ng paraan temporary, hindi niya na talaga nakita o nabuksan itong fuse sa loob, no? So kaya most probably yung DIY na ito ay hindi niya sure kung ano yung problema, kasi kung yung makita itong brown na line 2 usually nakabit yan sa selector switch, no? Doon niya mag-aano ng mga speed niya. So itong blue line going to then naging gray line siya, no? Papunta na yan sa fuse, na ito yung akala niya kasi itong gray line ay connected doon. So, baka yun ang naging dahilan, no? So, ngayon, ating titignan yung loob nito. Baka sira yung fuse. Ating buksan itong motor at tik natin yung kanyang fuse. So, triangle ko muna yung kapasitor. Ayan. Para mas maluwag tayo mag-open itong cover na ito. Okay? Ayun guys, kung bakit siya naglagay nito ay kasi nga marahil yung fuse, yung thermal fuse niya ay pumutok na, kaya ang ginawa niya siguro nirekta niya na dito sa kapasitor. Okay naman yun, actually hindi pala okay yun, kasi yung function ng thermal fuse kapag ang motor niya ay nagiinit, sobrang init, kanyang i-cut, no, yung flow ng current, ng kuryente doon sa motor. Kaya na nag-open o nasira yung thermal fuse. Pero since kanyang dinirect ito doon sa kapasitor, so wala nang thermal fuse na magpo-protect doon sa motor, kaya ang sinira ngayon ay yung kapasitor. Kaya ganito lumobo ang kapasitor. So napakadelikado po nito mga boss, kasi pwede itong pagsimulan ng sunog. Kaya kung pwede magpapa-repair o papagawa ng electric pan, doon po talaga sa may alam kung paano po mag-repair ng ganitong klaseng appliances kaya ng electric pan.
guys. So hindi ko siya matanggal dito, gawa lang parang lost thread na yung kanyang screw dito. So ito yung kanyang ano, yung kanyang connection dito. So medyo delikado lang dito, gawa ng ripen yung kanyang wire. So, kailangan dito ay dahan-dahan. So, ayun lang guys ha. So, yung papakita ko sa inyo kung paano ginawa yung connection. Ang itong kanyang jumper ay kanyang kinonek sa gray light, sa gray na wire. Tapos yung gray na wire ay pumunta dito sa pinaka common, pinaka ito sa pinaka common ng motor, no? At yung gray wire na galing sa outlet, no, ito yon pumunta yan ng fuse. Ito yung kanyang thermal fuse, no, at yun nga pumunta dito sa gray wire na papunta ng capacitor. So ang ginawa niya ay kanyang dinamper na dito, kanyang binypass yung thermal, yung thermal fuse niya, at kanyang dinirect na sa capacitor. Kaya yung nag-init yung motor, ang nasira ay ang capacitor. So technically ang problema nito ay thermal fuse. So mamaya aking ipapakita yung thermal fuse na. Ayan, thermal fuse. Oh. So ito pa yung sira, no? So ating i-check, no? Gamit tayo ng tester. Yun. Ayun guys, oh, wala siyang beep sound. Wala tayong beep sound na narinig. So sabihin, ito ay sira. Okay? So kung bakit kanina may meron siyang vibration, gawa ng ang ginawa niya nga, ang ginawa ng unang gumawa ay kanyang nirekta doon sa capacitor. Kaya meron siyang somehow na voltage, pero yun nga nasira na yung ating capacitor dahil nga hindi siya dumaan sa ito sa ano, sa thermal fuse natin. So okay, magkapalit tayo ng bali ang problema natin, ayan. Magkapalit tayo ng itong thermal fuse at magpapalit din tayo ng kapasitor. So ito ang ating papalitan. Yang dalawa na 'yan. Guys, ate may kapit.
Okay guys, nagpagka tayo ng thermal fuse. Temporary clip ko itong kapasitor para ma-check ulit natin kung iikot na yung ating electric pan. So, nagpalit tayo ng thermal fuse at ng kapasitor. Okay? So, ating saksak kung iikot. And then, atin na disconnect itong hinawa nilang bypass na ano. Okay. Yun. Ingat, oh. Ingat na siya. 1, 2, okay. 3, nice. Okay, okay guys. Okay, ating electric pan. Nagpagdan tayo ng thermal fuse. Kasi nga, pumutok siya. Tapos, nag-bypass yung unang gumawa sa kapasitor. And then, nadami na yung kapasitor. Kaya nagpagdan tayo ng kapasitor sa electric pan. So, okay lang siya guys, akin ang kakabit tong kapasitor ng permanent na. Okay guys, ito na ang ating electric pan. So, ating i-check kung okay na. Yo, nice. Umiikot siya mga katek, DIY. So, okay na po tayo mga katek. Okay na po ang ating electric. Mga katek, nakagawa naman tayo ng isang electric pan, no? Ating nabuhay muli ang electric pan. So yun lang po ang aking advice lang din, huwag po nating i-bypass yung thermal relay kasi
may purpose kung bakit nilagay yung thermal relay. At para din malimitin yung mga worst scenario na maaring maging resulta kapag nag-init yung motor. So, kung nagustuhan ang ating video ngayon, kindly subscribe and click the notification bell and share po and like na rin po. So, salamat po mga katek, DIY and netizen. So, hanggang sa ating muling pagkita sa next vlog. So, God bless po.